Hi everyone, welcome back to After Effects Basic Training Tutorials. And today, let's talk about motion tracking. So let's choose a video. So first, let's talk about stabilizing. So for example, yung meron kang clip na very shaky siya. Let's make a new composition para sakto talaga sa properties ng clip natin. Okay, ito yung clip natin. So let's talk about stabilize. So, gagawin natin itong shaky clip na to. I-stabilize natin using motion tracking. So, let's go. Right click. Track and stabilize. Track motion. So, meron siyang option dito. Track camera, track motion, and stabilize motion. So, dito tayo. Stabilize motion. Yan. So, ayan, ito yung tracking point natin. So, meron siyang dalawang box. Itong smaller box, ito yung tinatawag na track area. So, it indicate to what to search for from frame to frame. Kung anong hahanapin natin. Ito namang malaking box. Ito yung search area. This is where your track area can be found. So, kung masyadong shaky siya, pwede yung adjustan, malakihan mo siya, para hindi siya lalabas yung track area natin doon sa search area. Okay? So, since yung clip natin shaky siya, tapos meron siyang rotation din. So, we can add rotation. Yan. So, yung track points natin, it works best doon sa contrast area. So, maghahanap tayo ng contrast area. So, for example, this one. So, nakikita mo, nagsusum siya once i-move natin yung track point natin. Ayan, o. So, ayan. So, ganyan. Ayan natin dyan. Tapos, pangalawa, hanap tayo ng magandang tracking point. Siguro dito. Test natin ito ulit. Okay. So, okay, dito na tayo. It's, just click analyze. So, backward natin. Analyze backward. Kasi, first, dito tayo banda. Yung current time indicator natin. Patapos na siya. So, backward mo lang. Don't worry, mag-overwrite lang siya doon sa isang ano natin, yung na first na ina-analyze niya. Then after that, click apply. Kita natin, X and Y, and then click OK. So, ayan. So, after niyang i-analyze, so makikita natin siya, transfer niya dito sa timeline natin. So, see, as you can see, ayan na. So, naka-stabilize na. So, meron lang siyang kunting problema. Ito lang yung may black part. Ang nangyayari, so, yung track points, ina-analyze niya the tracking area. Tapos, depending on the designation na kung saan natin ilalagay yung dalawang tracker natin. So, depending on how the pivot or the rotation track points to the other track 1 and track 2, then it creates a rotation value to stabilize the footage or your clip, yung clip natin. So, ayan. So, ang gagawin natin, adjust lang natin siya. Okay? So, stop muna. Scale lang natin, konti.
hanggat hindi na natin siya. Ayan. So, wala. Ayan. So, for example, meron ka ng clip na gusto para sa report nyo or sa anong gagawin yung video presentation o for the Hope Channel, title blocks na gusto nyo gamitin na clip, tapos shaky siya. So, pwede nyo gamitin to motion tracking using Stabilize. Okay, let's try the single point motion tracking. Hanap tayo ng another clip. So, let's try this one. Let's make a new composition. Ayan, ito. So, try natin yung single point motion tracking. Siguro hanggang dito. Dito, 4 seconds. Ayan. Cut natin. Trim natin yung worker, yeah. Okay. So, balik tayo sa motion tracking. Track motion. Yan. And dito yung tracking point natin. Tapos, hanap tayo ng magandang tracking point. Yung naka-contrast. So, I think here, this one. So, okay to. Okay. Just natin kunti. And then, let's analyze. Click analyze. Then analyze backward. Okay. So, ayan. Ayan na yung tracker natin. Na-analyze niya. After that, create tayo ng null object. Add new null object. So, itong null object, parang ano siya? Parang siyang viewport helper. So, it doesn't render. Hindi siya marirender. Hindi mo siya makikita. But, ang laking tulong nito, this null object, it also allows us to store information. So, pwede ka mag-store ng information na pwede mo siyang magagamit to, for the other things. Sa ibang bagay. For example, this one. So, try natin kung anong gamit ng null object. Okay, then, let's go to edit target. So, ito yung null object. Null number 4. Just click OK. And then, apply. X and Y, click OK. So, yan. Ito na yung null natin. So, yung ina-analyze ng After Effects, andito na sa timeline, tapos tina-transfer niya doon sa null object natin. Kahit ino-off mo yan, gagana pa rin yan. So, it doesn't render. So, yan. So, gawa tayo ng effects. So, gawa tayo ng parang cool out box. Parang ganyan. Ingatan natin na hindi natin masapawan yung mukha ng babae. We can change the color. And then, let's put text. Okay. I know what you are thinking. Let's adjust the size. Center lang natin. Adjust the leading. Change the color to blue. Siguro dark gray. Let's adjust the size. The leading
Just natin to konti. Okay. Ang ano lang to, pang training lang. Pwede pa kayong gumawa ng mas maganda nito. So, ang gagawin natin, parent natin, itong box, callout box, tsaka yung text, doon sa null object. Ayan. So, render natin. You'll see? So, yan yung single point motion tracking. So, magamit siya pang reporting. Gusto ko yung i-emphasize. Pwede siya. So, ayan. So, very easy. So, pwede nyo gawin to. Pwede kong ibigay yung ano, yung clips natin na ginagamit for your just for training purposes lang. Okay? From here, you can adjust this to layers. Pwede mo siyang i-move. Ganyan. So, kahit i-move mo pa siya, sasabay pa rin siya kay mother. Kasi ito yung mother na, yung parent niya. Siya yung child. So, kahit adjust mo siya, depende sa gusto nyo, saan nyo siya i-pipwesto. Ayan. Render natin. Ayan. Sasabay pa rin siya. Okay, that's the idea. So, importante yan. Alam natin yung principle ng motion tracking. Okay, let's go to the next. Let's go to perspective corner pin. Let's delete this. And then, let's add another file. This one. Let's make another a new composition. Sigo. Okay. Pat, pat. Okay. Dito lang siguro. 6 or 4 seconds. Then, press end. Then, let's trim the work area. Okay. So, ito yung gawin natin. Let's use the perspective corner pin. Motion tracking pa rin tayo. Go to track and stabilize. Track motion, and then dito may track type, transform, select natin yung perspective corner pin. So, ito yung tracking points natin. So, let's move this to the corner. Adjust natin siya. Okay. So, makikita natin, nagsusum siya, no? Once i-move na natin yung tracking points. Ayan. Okay. And then next is, let's analyze again. Analyze. Let's analyze backward. Okay, perfect. Then, what are we going to do is let's add. So, ang target natin, i-change natin yung green screen. Lagyan natin ng video or pictures dyan. Or, for example, pwede natin gamitin pang reports to. For example, yung tao na nanood ng Hope Channel from their mobile phones. Pwede natin gawin yan. So, yan yung gagawin natin ngayon. So, meron akong clip dito. So, naka-precompose na siya. Let's add. Put it in the timeline. Okay, let's double-click muna natin. Balik tayo dun. Tapos, edit natin yung target. Then, click OK. And then, apply. Ayan. Dito na yung keyframes. So, from the mobile phones. Tina-transfer niya yun dun sa target natin na video clip. Lagyan natin sa taas. Okay. Perfect. Ayan na siya.
render natin para makita natin yung effects. Okay, problema niya siya sa taas. Oh, sasapawan niyan yung thumb ng tao. So, kunin natin. Kunin natin yung green screen. So, right click, go to effects, then keying, key light. Screen color, change it to green. Adjust the screen matte. Down the clip white. And then, increase a little bit sa clip dark. Ayan. Ayan natin. Ayan. Okay, perfect. Tapos, gagawin natin. Off na natin to. So, ilagay natin to sa ilalim. Para yung thumb ng tao. Yung thumb ng tao. Ayan. So, mag-overlay siya. Okay. Ayan. Perfect. So, pwede na. So, problema, naka-stretch siya. You see? You see the video? Naka-stretch. Ah, pwede natin i-tweak yan. Edit natin. Let's go to the clip. Kasi naka-precompose siya. Try natin i-adjust dito. Kahit yung size lang niya. For example, stretch natin. Kasi na-stretch siya, parang string stretch in. Let's go back to the video. Ayan, see? Ayan lang. Yan yung magic. Oh. Okay. Then, pwede pa natin lagyan ng yung lagyan ng action to. So, ayan. So, pag slide ng finger niya, pwede natin lagyan ng transition yan. Okay, dito banda. Try natin. Kuha tayo na yung ibang clip. Kuha tayo ng ibang clip. Tayo. Meron pa ba? Ayan, ito. Kasi nasa business din to. Okay. So, gagawin natin. Kuha tayo ng keyframes. From here, adjust natin yung position. And then, tapos ito naman. Set a keyframe. And then adjust something position. Coming from the right side. Then, sorry, baliktad natin keyframes. Baliktad. Yan. Okay, let's try. Okay, natin ang easy is. Let's try the timing of the thumb. Okay. Medyo advanced siya. Balik tayo doon. So advanced siya. So move natin kundi. Okay, perfect. Let's try to render. Okay. Ayan. So importante yung timing. Once you have you're going to animate. Okay. So stretch natin din tong isa kasi naka stretch in siya. So adjust din natin para mas balance. Adjust natin yung size. Yan. Perfect. Okay, so yan yung perspective corner pin. At alam, meron pang isa eh, yung 3D camera track. Ito yung track camera. Tingnan natin to, try natin to. Ay, nakapasok na yun. Crop muna natin, tingnan mo. Ayan, mamasok. Crop natin yung part na to. Kasi, yeah, tingnan mo dito. Dun sa transition mo, nakalabas na siya. Ayan o. So, pwede natin itong i-crop. Tapos, adjust natin. Sa amin. Ayan, tingnan natin ulit.
Okay, let's try the truck camera. Hanap na. Sana na yung sample natin for... Let's try this. Siguro this part lang. So, ano, ito, gumagawa sila ng film ata. Short video. Yun yung director katingin kung okay yung action nila, yung drama nila. Okay, crop muna natin to. Siguro hanggang dito. Frame work area. So, dito naka yung camera na mumove. So, maliban sa subject na nagmo-move, yung mismong camera ang nagmo-move. So, yung bagong After Effects, sa CC Mirror na din to. Maganda din to. Ginagamit ko to sa reports. For example, lagyan natin ng text dito sa table. Lagyan natin yung text just to emphasize on something. Okay, let's try. Pwede na dito and track camera. So, ginagawa ng After Effects, ayan, siya nag-analyze automatic. Kasi iba to, kasi naka-3D itong yung camera movement natin. So, yan yung 3D camera tracker from After Effects. So, analyze niya yung clip, tapos siya nang gumagawa ng mga tracking points. So, doon ka na. Pipili ka na doon kung saan mo gustong ilagay. Kung saan tracking points gusto mo yung nakapwesto yung text or elements na gusto nating ilagay dito. Okay? So, let's try. Let's wait. Ayan. So, makikita mo. Ayan. Ang daming tracking points na ginagawa ng After Effects after niyang ina-analyze yung clip. Okay, let's try. Siguro, I just put here. Table. The director. Let's try. Let's find a good tracking points. Okay, try natin dito. So, you can create text and camera. You can create solid and camera. You can create null and camera. Let's try text lang. Text na muna. Okay, yan. Let's edit the text. The director. And then, let's adjust the text size, just the font, siguro bigbas. Let's change the color, and then adjust the rotation, the R and the X rotation, para siyang nakatayo. Ayan. Okay, let's see. Ayan, render natin. Ayan, the director. So, very nice. See? Mga reports, ginagamit namin to. So, you can do this also. Depende sa shot nyo, ha? Dapat maganda yung shots nyo. Ayan. We can still add more. Show natin yung tracking points. So, we can put a text also here, or elements. Depende, no? Depende sa gusto nyong mangyayari. The gunman. Gunman. Okay, adjust the text again. We can adjust the rotation. Ayan. Adjust natin yung y-axis. Ayan. Pwedeng ganyan. Okay, so adjust natin yung position kundi. Try. Ayan. Gunman, the director. Then you can put here the cameraman. Lagyan mo ng arrow dito. Tuk-tuk-tuk. Ayan. Try natin yung render. Ayan. Okay? So, yan.
apat na techniques yung ginawa natin from motion tracking. Apat ba? Perspective corner pin. Ito yung 3D tracking. Yung single tracking point. At saka yung stabilizer. Okay, thank you very much.